50 days old niya. Nang 50 days old na yung tiyan niya. So, good day mga kasaka. Panibagong araw, panibagong video, panibagong vlog at panibagong update na naman. So, kumusta kayo mga kasaka? At muli, pasensya na kayo kung medyo natatagalan ang ating mga video update regarding dito sa ating mini backyard farm. So, for today's video, ayan, papakita ko lang sa inyo yung ating inahin. Ayan, si Barbara. Si Barbara ay 6 days ng medyo mahina kumain. So, siguro inabot siya ng 4 days na hindi tumikim ng pagkain. So, ang tinutukoy kong pagkain ay feeds, yung lactating feeds. So, bigla na lang itong nangyari. So, sa aking experience dito sa mini backyard farm, so, nakadalawa na akong experience na ganito. Yung una, yung isa ay hindi ko talaga na-survive. Nasampahan na rin yun. Tapos, inabot na siya ng 15 days na hindi kumakain pero umiinom ng maraming tubig at binenta ko. Ang kwento nga sa akin nung napagbilhan ko ng yung baboy na yon eh, yung small intestine niya or yung buong intestine niya ay dumikit na doon sa balat ng liyempo. Yung sa may tiyan. So, dumikit na. So, nahirapan na silang katayin. So, ganun pala yung nangyayari, no? Pag hindi na siya kumakain, yung tiyan, eh, dumidikit na sa dito sa may, ano, sa maliyempo. So, kwento ko lang, no? Baka yung mga kasaka natin dyan ay may experience yung ganitong pangyayari na yung kanilang inahin ay tumigil kumain. And ang nakikita ko lang ditong mga cause or kung bakit nawalan siya ng gana eh, is siguro nanawa siya doon sa feeds. Isang factor yon na nanghihina yung alaga natin kumain dahil nananawa siya doon sa pagkain niya. Pangalawa is yung klima, stress. Ayun. Dahil nga sa pabago-bago ng klima dito, tulad ngayon, maalinsangan. Mainit siya, umulan kaninang umaga, tapos mainit na naman ngayon. Tapos yung mga karaan na ano, straight na init, biglang ulan, dalawang araw o tatlong araw na sunod-sunod na makulimlim na umulan, tapos biglang init na naman, tapos after 2 days sabay ambon, init, ambon, init. So yun yung isa rin na factor, yung stress sa ating inahin. Dahil doon. Tapos may infection siya tulad nung nangyari doon sa una nating inahin, nagkaroon siya ng infection at parang nagka-UTI siya, no? Ito naman, papakita ko sa inyo si Barbara. Si Barbara ay walang UTI, normal yung pag-ihi niya at malakas siya, natayo, humihiga at kumbaga normal yung kung titignan mo siya ay normal, walang ano. Yun lang ang naging problema sa kanya ay inayawan niya yung pagkain. So kung ganun yung mangyayari or may experience nyo mga kasaka,
wag lang kayong kakabahan, pero actually kinabahan din naman ako. Natural 'yon. So ang ginawa ko dito sa ating inahin si Barbara ay lagi ko siyang pinapaliguan, tapos laging may tubig na naiinumin siya. So, kung papansin nyo, si Barbara ay sisip-sip yan ng tubig. So, lagi yan na ano, lagi yan nag sisip-sip ng tubig. Pangalawa, mag-ready din kayo ng dextrose powder. So, dun yung dextrose powder, ihalo nyo sa painumin niya ng tubig. So, para mabawasan yung stress niya sa katawan. Yun yung lagi kong ginagawa, pinapaliguan, dextrose powder. Tapos, lagi nyo rin siyang painumin ng electrolytes. Malakas siya uminom ng tubig, pero dahil nga hindi kong makain, so dagdag enerhiya din yon kung lalagyan natin ng electrolytes yung inumin niya. And isa pa sa ginawa ko, naglagay tayo ng Vitamin Pro at ano ba yun yung isa? Gold. Betrasin Gold, ayun. So, nagpainom din tayo sa kanya ng Betrasin Gold. So, ayun. And sa feeds naman, hindi ko na siya binigyan ng ano, hindi ko na siya binigyan ng lactating feeds. So, binibigay natin sa kanya ay pre-starter. So, bago ko nagbigay sa kanya ng pre-starter, nagbigay muna ako sa kanya ng lugaw. Ayun. So nilugaw ko rin, naglugaw din ako sa ng ano ng kanin. Ayun. Tapos una binigay ko sa kanya konting lugaw, pure na lugaw, may konting asin lang. Tapos yung second na nilagay kong lugaw, nilagyan ko ng pre-starter. Tapos nung nakita kong kumain na siya, then naglagay na ako sa kanya ng pre-starter. So, ang binibigay ko sa kanyang pre-starter, ang product ko po dito, yung pinapakain ko sa kanila ay Pelmico Feeds. Pero, ayaw niya ng pre-starter ng Pelmico. So, ang kinain niya ay pre-starter ng Bimig. Kasi inamoy ko rin yun, mas mabango at mas strong yung amoy ng feeds ng Bimig. Ayan. So, pre-starter to. So, yan, paunti-unti lang. Ngayon ay 12 PM. So, di ko alam kung kakain siya ngayon, pero kumain siya kaninang umaga, kumain din siya kahapon ng hapon. So, hindi ko lang na videohan. Pero, kumakain siya. Pero, hindi pa siya ganung ano, kalakas. Pero, kumakain siya. And then, kumakain din siya ng darak. So, yun yung, ano, yung pulbos ng pag nagpaano tayo. Basta darak, D1, yung ganun. Yun yung kinakain niya. So, kumain din siya ng dahon ng kangkong at dahon ng Madre de Agua. So, Madre de Agua. Kumakain siya. Parang ano lang siya nung ano,
yung feeds. Hindi ko mawari lang, baka sobrang init sa katawan nung feeds, or parang ganun yung nakikita kong pakiramdam niya. So namamaga na rin yung ano niya, no, kasi ang target natin dito ay 17. So meron na lang tayong 12 days manganak na to. So mauna si si Matet. So June 15 ang target natin doon kay Matet. So yun, kung na-experience nyo yung ganito mga kasaka, wag lang kayong kakabahan. So bigyan lang natin si anong kung ano yung mga komportableng gusto nyo kong makain. So isa pa sa suggestion na binibigay sa akin, yung injection na B complex, na ano, injection siya ng B complex, kasi yun yung pinaka safe na pwedeng ibigay natin sa ating inahin. Ang kaso wala tayong ano, wala ako ngayon ditong B complex na vitamins. So yun lang yung ginagawa ko. Nagbibigay lang ako ng mga gusto niyang pagkain. So yun, kung hanggang dito ay pinapanood nyo to mga kasaka, at kung napabisita ka lang dito, aksidente mo lang nakita yung video na to, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga ginagawang video update regarding dito sa ating mini backyard farm. Ayun, ako nga pala si Edgar, ang simpleng magsasaka. And konti na lang, no, mahihits natin yung 1,000 subscriber dito sa Simpleng Magsasaka channel. So dito kay Matet ay swerteng swerte tayo dito, at hindi tayo binibigyan ng sakit ng ulo. Ayan. So ilang days na lang ay magbibigay na to ng malilikot at makukulit na biik. Alright. So ayan. Madami na naman siyang kinain. So yun, hanggang dito na lang ang aking video update regarding dito sa ating mini backyard farm. Muli, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga ginagawang video. Thank you, at ingat kayo lagi. Laging tandaan, sa simpleng pamumuhay, masaya ang buhay. Cheers guys! Peace!